Pepe! Ang kaalaman ay magdadala sa'yo sa kapang. Ang matatalino ay pinupugutan ng ulo. Sayang naman ang pagiging matalino mo kung hindi mo ito pakikinabangan. Pero, mag-iingat ka. Mangalan! Indio! Senyor! Senyor! Senyor, pasensya na po. Hindi lang po kayo napansin ang kapatid ko. Pero bakit ganun? Hindi ba tayo ang taga rito? Bakit silang kailangan mag-aari? Pepe, kilala mo na ba ang anak ko si Leonor? Leonor, ang pinsan mo si Pepe. Sa'yo ba ito, Binibini? Ay, hindi. Sa akin yan. Pasensya ka na, Binibini, na naiwan mo kasi yan dun sa harap ng simbahan kanina. Sinubukan ko kayong habulin, ngunit ako'y nantala. Walang problema, Ginoong. Bakit parang nasasamig ka ata? Kailangan mo ba ng tubig? Bueno, ngayong magkakilala na kayo, bakit hindi muna kayo magpalamig? Pagmerienda, tatawarin ko si Betang. Maaari bang tumugtog ka ulit? Ha? Pero, yun ay kung ayos lang sa'yo, Binibini. Sige, iha. Tumugtog ka. Yun ay kung gusto mo lamang. Sabi ni Pepe. Carmen? Huh? Ano sa tingin mo? Tingin saan? Kay Senyorito Rizal. Ay! Kinindatan ko siya. Kaya lang, sa'yo siya nakatingin eh. Ako, Carmen. Kung gusto mo siya, edi sa'yo na siya. Ay, naku, Leonor. Sa'yo siya nang humaling. Tsaka, huwag kang magmaang-maangan dyan. Humaling ka rin sa kanya. Hindi, no? Ay, naku. Huwag mo akong lokohin. Hindi ka interesado. Pero, tanong ka ng tanong sa mga tao kung pinsan mo ba si Pepe. Magpinsan kayo. Gano'n kaya kalayo? Dominus Bobiscum, ang sinasabi ko sa inyo,
At ang inyong sinasagot sa akin ay walang pakinabang. Palibasa, talaga kayong mga Indio ay utak tsonggo. Ang salaming kamagong ay kasali sa grupo ng mga salaming kahoy. Naiintindihan niyo? Bueno, ano ang definisyon ng salamin kung gayon? Hoy, ikaw na ang tukin. Cosa? Perezoso tambien? Siguro ay hindi mo alam kung ano ang leksyon ano. Senyor? Ang iyong sagot sa tanong ko? Ang salamin ay tawag sa lahat ng pinakintab na ibabaw na gumagawa ng refleksyon ng liwanag at lahat ng bagay na itapat rito. Ito'y binabahagi sa salaming kristal o salaming metal. Pepe! Señor Rizal. Ako si Eduardo Delete. Kaklase mo sa pisika. Kilala kita doon, Eduardo. Hindi ba't kapatid ka ni Enrique? Oo. Kilala mo ang kuya? Oo, nakita na tayo minsan. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Pinahanga mo ako kanina. Sa klase, akala ko hindi ka nakikinig. Panay lang ang titig mo sa babaeng ginuguit mo na nakatago sa iyong kader mo. Ano ka ba, senyor? Lahat tayo nabibigani at natutulala. Pero sa halip nito, nasagot mo pa rin ang tama ang tanong ng guro. Nawalaan ko ang tanong. Tama nga ang mga kwento tungkol sa iyong katalinuhan. Kaya gusto ko itang imbitahan. Saan? Sa isang pulong ng mga mag-aaral. Isang pulong na magbubukas ng iyong isipan at susubok sa iyong katalinuhan. Senyor, kabiling-bilinan sa akin ng aking kuya na huwag sumama sa kahit anong pagpupulong ng mga mag-aaral. Maliban lamang kung may kinalaman ito sa aking mag-aaral. Sigurado akong sa pulong na ito ay tatalakayin ng isang paksang tunay mong maiibigan. Pagpatawad mo, Senyor, ngunit kailangan ko tumanggi. Di sa panakita kita sa demonstrasyon. Gusto ko rin sana magkwento tungkol sa binibining ginawit mo. Para kasing namumukhaan ko siya. Hindi ba't anak siya ng isang nagmamay-ari ng isang paupahan dito sa Maynila, tama ba? Makinig kayo, mga kapatid. Lumingon kayo sa mga gandang araw ng inyong kamusmusan. Sikapin niyong suriin ang kasalukuyan at itanong sa inyong mga sarili ang hinaharap. Sino siya? Siya sa mga nakapag-aral sa Europa. Kasama din niya ang iba pa niyang mga kaibigan. Mga ilustrado. Ilustrado? Ano ang meron kayo ngayon? Mga praile. Mga praile at sangkatutak pang mga praile. Mula Binyag hanggang Libing, ang mga praile ang una't huling guro nyo. Praile ang ama. Indio ang salita. Utang natin sa mga praile ang buong pagkatao natin. Kaya naman humalik tayo sa kanilang mga kamay. Siya nga pala, Senyor. Ano nga ba yung kwento mo sa akin tungkol dun sa babaeng Terrella Concordia? Alisin niyo ang mga praile at sisibol ang kabayanihan. Alisin niyo sila at mabubuhay pa rin ang mga Indio. Mga minamahal ko ang kapatid kay Jesu Kristo. Hindi sumisikat ang isang araw
nang hindi dumadagundong ang isang salakay. Kailangan mapaalis natin ang mga sakim na prahilid dito sa ating bayan. Halika na! Carmen, saan ba tayo pupunta? May ipapakilala ako sa'yo. Sino? Gintay ka. Senyorita Leonor Rivera. Siya si Senyorita Olimpia Mercado. Ang kapatid ni Senyor Jose Rizal. Pinagloloko mo ko, Eduardo. Wala ka naman talagang alam tungkol kay Leonor. Meron naman. Senyor Rizal, kakaunti nga lang. Pagpasensya mo na ako, Pepe. Ginawa ko lamang yun para makasama ka sa pulong. Kailangan ng mga estudyante ang isang matalinong tulad mo. Kailangan ka ng iyong mga kababayan, Pepe. Sinabi ko naman sa iyo noon, Eduardo. Nandito ako para mag-aral para sa pamilya ko. Pero ang kapakanan ng iyong bayan ay kapakanan rin ng iyong pamilya. Iisa lang ang kapalaran natin, Pepe. Magkakahuwing ito. At alam kong alam mo rin iyon. Dahil ikaw ay hindi mangma. Como esta, mga Indio? Gusto naman sa Kalamba, Empiang. Ah, mabuti, Leonor. Maunlad. Ngunit, hindi kasing unlad at moderno ng Binyan na pinakamayamang bayan sa Timog Luzon. Pero mabilis naman umunlad dahil sa mga katulad ni Tia Lolay. Alam mo, balita sa amin ang husay niya sa negosyo. Kwento ng mga kamag-anak. Masipag ang inay. Minsan sa sobrang sipag niya, kami ang napapagod. Abala siya sa pamamahala ng sakahan at ng mga manggagawa. Minsan, siya pa mismo ang nagtitinda. Tanungin mo na kasi kung anong gusto mong itanong. Baka mukamusta ka pa kasi sa Kalamba eh. Ano ba interes mo sa Kalamba? May sinasabi kayo? Ay... Wala ho, Senyorita Olimpia. Pero mukhang may gusto ho itanong sa inyo si Leonor. Ano yan, Leonor? Kumusta naman ang iyong mga kapatid? Sino sa kanila? Sinong lahat? Labing isa kami magkakapatid. Ang pinakamatanda sa amin ay si Ate Saturnina. Sumunod sa kanya, si Kuya Pasiano. Si Sisa, pagkatapos ay ako. Si Lucia, si Maria. Sana ay matikman ninyo ang rekadong tsokolate ni Inay. Pang ilan nga ulit si Senyor Pepe. Kasabay ang ensaymadang kaisarap. Alam ko, pang-pito. Pang-pito? Patay. Ganun kagaling sa pagluluto. Ha! Doon yung malalaman ang tunay na ibig sabihin ng langit sa lupa. At ang kuya ko, ha? Si Kuya Pasiano, napakahilig niya sa sapatos. Hindi mo akalain sa isang lalaking katulad niya. Matipuno, ngunit may hilig pala sa sapatos. Sa lahat ng okasyon ay may binabagay siyang sapatos.
ito nakadalo ka. Nais ko sana ipakilala ang aking nakababatang kapatid na si Pepe. Ay, naku, Olympia, dito ka. Salamat. Pepe, dito. At lingid sa kaalaman ng nakararami, mahusay ang aking kapatid sa larangan ng awit. Olympia? Totoo ba ito, Señor Rizal? Naku, tama-tama. Alam niyo ho ba na si Leonor ay mahilig sa mga magagandang awit? At madalasan humanga sa mga binatang magaling kumanta. Baka naman maari mo kaming paunlakan ng isang awit, hindi ba, Leonor? Hindi ba? Hindi ba? Bakit hindi? Handa ka ba iparinig sa aming lahat ang iyong awitin, Pepe? Hindi ba? Isang awit lang, Pepe. Isa lang. Hindi ba? Isa lang. Isa lang. Isang awit lang. Siya eh. Kumusta ka, Iho? Ano ba nangyari? Hindi matay ka eh. Siguro sobrang init ng araw. Pasensya na po kaya. Hindi ko na yata talaga nakayanan ang init. Ang init, oh! Walang problema, Pepe. Ang mahalaga ay mabuti ng pakiramdam mo. Sayang nga lang ay natapos na ang kasiyahan. Señor Rizal? Himatayin ba uuli kayo? Mm-hmm. Ayos na ako. Salamat. Nakakahiya. Nakakahiya talaga ako. Ano nga ulit ang hitsura nito ni Leonor? Hindi ko kaano maalala ang pinsan natin ito. Si Señorita Leonor? Siya ang pinakagigiliw ng lahat. Maganda. May maririkit na mga mata. Maitim at nababakod ang kanyang mga pilik mata. Kasing nipis ng balat ng sibuyas ang kanyang balat. Maalong-along buhok. Matanimdim na bibig. At nakakaliw na biloy. Pumukha siya ng isang birhen. Tumutugtog rin siya ng piano at ang kanyang boses ay sadyang kaibig-ibig. Kuya Pepe? May gusto ka kay Leonor? Ano ba sinasabi ko, Chole? Nay, ano pong ginagawa niyo rito? Papakain ako ng mga manok. Ay, napapain ko na po. Anong pinakain mo sa mga manok? Ito ang pagkain nila. Sige po, Nay. Ako na lang pong bahala dyan. Umakyat na po kayo para makapag-almusal. Tapos na akong mag-almusal. Ikaw naman, anak. Alam mo naman, maaga akong kumakain. Nirienda po, Inay. Magmerienda na po kayo. Merienda? Opo. Napag-aralan po namin kasi sa paaralan na ang pagkain daw po ng maagang merienda ay maganda sa kalusugan. Sige na po. O sige. Itong pagkain ng manok, ikaw nang bahala dito at may gagawin lang ako sa itaas, ha? Opo, Inay. Sige po.
Oh, oh, oh. Amore. Tingnan mo nga naman ang alaga ko. Pagkagawa po, guwapo. Mukhang maraming mapapayak ng mga gandang dilag. Ito naman, Solenn. Kung kayo mag-alala, mabait tutong alaga niyo. Ay, mabuti naman. Hindi ko na mahihintay ang muling pagbabalik mo rito. Paalam po, Solenn. Maraming salamat po sa lahat. Mag-iingat ka sana. Mag-alag ka mabuti. Libro muna bago puso. Libro po muna bago puso. May, mauna po ako. Tama yan, tama. Yung unang batang niya. Pangalawa, sapa. Dito. Oh, ano, Pepe? Nag-insayo ka ba? Andito na siya. Oh, ano? Tayo na. Gulatin natin ang binibini. Nandiyan siya sa kabila. Hindi natulog sa La Concordia. Alam mo naman siguro kung ano ibig sabihin nun, di ba? Anong ibig sabihin, Gino? Ano pa? Di hinihintay ka. May pag-asa ka, Gino. Naalala mo, di ba? Kunti-unti. Tuloy mo. Tama, di ba? Naalala mo. Tuloy mo pa. Kami bahala sa'yo. Na kaya natin ito ituloy? Dito na tayo, kaya mo yan. Dito na mo, pare. Sige na. Yung kaba ko eh, parang hindi ko kaya eh. Sige na, dumiretso ka. Ano mo yan? Okay. Sa tagal kong tumitingin sa kalangitan, ngayon ko lang nakitang mga bituin na sa langit. Wala kang karitan. Di na tinatawag yung paraluman. Lipas na sa moda ang kudyapang hirap. Pati panaginip sa kabinata ay sa ibang buhay, nanunuba ang buhay. Ngayon lang diway siyang pinipilit na makapagbigay ng tulang tama. Hiliko'y hindi na siyang binabanggit. Walang hinihingi sa utosang paslit, kundi isang tasa ng kapeng mahinip. Sa tagal ng tumitibok itong puso. Napakahusay ng iyong tula, Senyor Rizal. Isa ka palang tunay na makata. May kabo at may kaba. Maraming salamat, Senyorita. Sa tuwing ikaw ay napapatingin, gato!
hindi kayang pagalingin ng mga doktor dito si Inay. Ako mismo mapapagaling sa kanya. Nag-aalala kasi sa'yo si Leonor. Ano naman ito? Huwag yun ang tignan yan. Titignan lang naman namin. Sa tagal ng tumitibok nitong puso, ngayon ko lamang napansin.